Hi babies! Nandito po ulit si Teacher May para muli po kayong tulungan sa inyong learning activity sheets o ang last ngayong week 2. Handa na po bang magsimula? Wala akong marinig. Handa na po ba? Ay, very good! Handa na nga talaga. Ngayon po, kagaya last week, sisimulan po muna ni Teacher May sa isang kwento. Sa bahay paaralan ni Mara. Kwento ni Joyce R. Loma at iginuhit naman po ni Vincent M. Morano. Si Mara ay masaya na si nanay ang nagtuturo sa kanya. Kunwari, ang bahay nila ay ang kanyang paaralan. At ang sala ay ang munting silid-aralan niya. Sa munting silid-aralan ay mayroong maliit na blackboard. May isang kahon ng chalk, may eraser, at iba pang mga bagay gaya ng chart, papel, mga walang lamang kahon, pandikit, gunting, pentel pen, may electric fan, mga aklat, mga retrato, dekorasyon, at iba pa. Mayroon pang dalawang mesa. Ang isa ay para kay nanay na teacher ni Mara. At ang isa naman ay para sa kanya. Mayroon ding dalawang silya. Ang isa para kay nanay at ang isa ay para kay Mara. Si nanay ay maraming itinuturo kay Mara sa bahay paaralan. Kaya, kagaya ng ibang mga bata sa totoong paaralan, siya rin ay nakikinig sa mga kwento na binabasa sa kanya ni nanay. Siya ay naguguhit, nagsusulat, nagbibilang, nagsasayaw, umaawit, naglalaro, at kung ano-ano pa. Si Mara ay dapat ding sumunod sa mga tuntunin sa bahay paaralan. Gaya ng pagising ng maaga, para hindi mahuli sa klase. Pagsunod sa itinakdang oras ng pagsisimula ng kanilang klase. Paggawa ng mga gawain at pagsunod sa mga bilin ni nanay at ni tatay. Pagkatapos ng klase nila ni nanay, si Mara ay nagliligpit ng kanyang mga gamit. Siya ay tumutulong din kay nanay sa paglilinis at pag-aayos ng bahay paaralan. Nagustuhan po ba ang kwento? Very good! Ngayon po, muli po kayong sasagot sa mga tanong ni teacher. Ang una, ano ang mga makikita sa loob ng bahay paaralan ni Mara? Opo! Maliit na blackboard, isang kahon na chalk, may eraser, chart, papel, mga walang lamang kahon, pandikit, gunting, pentel pen, meron din pong electric fan. May mga aklat or books, mga retrato or pictures, mga dekorasyon, at iba pa. May dalawang mesa at meron din pong dalawang silya. Sino ang guro ni Mara sa bahay paaralan? Very good! Ang kanyang guro o ang kanyang teacher sa bahay ay si mama niya o ang kanyang nanay. Ano po ang mga tuntunin at gawain sa bahay paaralan ni Mara? Opo, ang una ay paggising ng maaga para hindi mahuli sa klase nila sa bahay paaralan. Ang sunod po, pagsunod sa itinakdang oras ng pagsisimula ng kanilang klase. Paggawa ng mga gawain at
pagsunod sa mga bili ni nanay at ni tatay. Ang gagaling talaga ng mga kinder babies ni teacher. May ipapakita si teacher sa inyo na mga larawan. Sabihin po kung kaya ninyo itong gawin. Una, pagising ng maaga. Kaya niyo po bang gumising ng maaga? Very good! Sunod, batang nag-aaral. Kaya niyo po bang gawin? Itaas nga ang kamay kung kaya. Very good! Pagpatong-patong ng mga building blocks o ang paglalaro. Nagagawa po ba ninyo ito? Very good talaga! Ang pagliligpit ng mga gamit. Nililigpit niyo po ba ang mga things ninyo pagkatapos niyong gamitin? Very good yan! Dapat tinutulungan si mama sa pagliligpit ha! Para po sa practice exercise, bibilugan niyo po ang larawan na kaya niyong gawin. Una, pagsulat, pagdrawing o pagkulay. Kaya po bang gawin? Very good! Kung kaya pong gawin, bilugan nyo na po ito. Sunod, pakikinig sa kwento ni mama o ng teacher. Kaya po ba? Very good talaga! Ang pagkanta, kaya po ba? Ang gagaling nyo talaga! Very good! Bilugan na po! Sunod na larawan. Pagligpit ng mga ginamit. Kaya niyo po ba itong gawin? Kung kaya, bibilugan na po. Ang pagtulong sa mga gawaing bahay. Kaya po ba? Very good talaga kayo. Kaya sa inyo tuwang-tuwa ang mama niyo at ang papa, no? Para naman po, sa evaluation, kukulayan po ang mga larawan na ginagawa mo sa bahay paaralan o sa inyong study area. Una, pagdrawing, pagkulay, at pagsusulat. Ginagawa niyo po ba ito? Opo? Very good! Sige po, kukulayan po natin ito kung ginagawa niyo ha. Sunod, nagsuswimming po ba kayo sa bahay paaralan? Kinagawa po ba ito, ang pagswimming sa bahay paaralan? Opo, hindi po tayo nagsuswimming sa loob ng bahay paaralan. Huwag pong kukulayan. Nakikinig po ba kayo sa kwento? Very good! Kung nakikinig sa kwento, kulayan na po ito. Ang pagbabasa po, ginagawa po ba natin ito sa bahay paaralan? Opo! Sige po, kulayan na! Ang paglalaro kaya sa beach? Very good! Hindi po natin ito ginagawa sa bahay paaralan. Huwag po itong kulayan. Sino ang gustong kumanta? Sino po? Hindi marinig ni ma'am. Sino po ang gustong kumanta? Ay, very good. Lahat pala gusto. Sige po. Sabayan si ma'am na kantahin ang 10 mga daliri. 10 mga daliri. Kamay at paa. Dalawang tenga, dalawang mata, ilong na maganda. Malilinis na itin, sarap kong kumain. Di lang maliit, nagsasabi, wag lang kumain. Wow! Ang gagaling naman palang kumanta ng mga kinder babies ni Teacher May. Ayon daw po sa kanta, ilan daw po ang mga daliri natin?
Opo, meron po tayong 10 mga daliri. 10 or 10. Mga mommies, turuan po natin sila baby magbilang sa bahay gamit ang mga totoong bagay at flashcard. Kinder babies, sino po ang marunong magbilang ng 1 hanggang 10? Itaas nga po ang kamay. Ay, very good! O sige po, ngayon magbibilang po tayo. Simula 1 hanggang 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very good talaga. Para po sa practice exercise, bibilangin po natin ang mga nasa larawan. At bibilugan po natin ang tamang sagot. Una, bulaklak or flowers. Bilangin nga po natin. 1, 2. Ilan po ang bulaklak? Very good. 2. Bilugan po natin ang number 2. Sunod, araw o sun. Bilangin po. 1. Very good. Ang tamang sagot ay number 1. Bilugan na po natin. Eh, ang apple, ilan po kaya? Bilangin po natin. 1, 2, 3. Very good talaga. Hanapin po ang number 3, bilugan. Very good. Sa evaluation, ikakabit po natin ang larawan sa tamang bilang nito. Ang una, oranges. Bilangin po natin. 1, 2, 3. Ilan po? Tama, 3. Ikabit po natin ito sa number 3. Sunod, tasa ng kape. Bilangin po. 1. Opo, isa lang ang tasa ng kape. Ikabit po natin ito sa number 1. Itong stars po, ilan po kaya siya? Bilangin po. 1, 2. Saan po natin ikakabit? Opo, very good. Sa number 2. Sa binasa ni teacher na story kanina, ano-ano daw po ang mga gamit ni Mara sa kanya sa kanilang bahay paaralan? Opo, very good. Nakinig talaga kay teacher kanina. Ano po kaya ito? Tama, mesa at silya. Ito po. Tama, mga libro or books. At ito, very good talaga. Papel at lapis. Sa practice exercise po, bibilugan natin ang mga bagay na makikita sa bahay paaralan ni Mara. Ang gunting po, bibilugan o hindi? Opo, ito po ay ating bibilugan. Ang school bus po, makikita po ba sa loob ng bahay paaralan ni Mara? Opo, hindi po. Wala pong school bus sa bahay paaralan ni Mara. Eh, ito po. Ano nga po ito? Lapis. Very good. Bibilugan po ba o hindi? Very good talaga. Opo, bibilugan natin.
po, kukuha kayo ng malinis na papel at magdodrawing tayo ng mga bagay na makikita ninyo sa inyong bahay paaralan. Kukulayan po ito ha, para maganda. Tingnan po natin ang mga shapes at sabihin ang pangalan nito. Ano pong shape ito? Tama, square. Ano po ang kulay? Very good! Color red. Ito po, anong shape? Ang galing naman. Opo, circle. Ang color po ay very good, color yellow. Ito naman po, ang shape ay tama. Ang shape niya ay triangle. Ang kulay naman po, tama po ulit. Ang triangle ay color purple. At ito po, anong shape kaya? Very good talaga. Tama, oval. At ang kulay po, very good, color orange. Ngayon po, tingnan naman natin itong mga larawan. Ano po ito? Very good. Ito ay bola o basketball. Ano po kaya ang kulay niya? Very good, color orange. Ano po ang shape? Very good talaga. Opo, circle. Ito po. Tama. Regalo o gift. Ano po ang color? Very good. Color blue. At ang shape po? Opo, square. Ang huli po, ano po kaya ito? Opo, payong. At ang color niya po ay very good, color pink. At ang shape naman po ay triangle. Ang gagaling talaga. Sa practice exercise po, tingnan naman natin ang mga larawan. Lalagyan po natin ng check ang hugis bilog o circle. X naman po ang hugis kwadrado o square. At bibilugan naman po natin ang hugis tatsulok o triangle. Una po, itong orasan, ang shape ay opo, square. Ano po ang ilalagay natin? Check. X o bilog? Very good! Ang ilalagay po natin ay X. Next, pizza. Ang shape naman ay very good, triangle. Ano po ang gagawin natin sa triangle? X, check, o bilog? Opo, bibilugan po natin. Ang tawag po dito ay CD. Ano po ang shape ng CD? Very good! Circle! Ano po ang gagawin natin o ilalagay natin? Tama! Check! Ito naman po, traffic sign. Ano po kaya ang shape niya? Tama! Triangle! Ano po ang gagawin natin sa triangle? Opo! Bibilugan! Ang crackers naman po ay very good, square. Ano po ang gagawin natin? Tama, eekisan. At ang beach ball, ang hugis ay very good, circle.
po ang ilalagay natin? Tama! Check! Sa evaluation naman po, kukulayan natin ang larawan ng hugis bilog o circle ng color red. Ang square naman, color yellow. At ang triangle ay color blue naman po. Una ang TV. Ang shape po nito ay very good, square. Ano po ang ikukulay natin? Tama! Color yellow. Sunod ay ang cake. Ano pong shape ang cake? Very good! Circle! Ano naman po ang ikukulay natin? Opo, color red. Ang balloon, ano po kaya ang shape? Tama! Circle! Ano po ang ikukulay natin? Opo, color red. Eh, ang vulkan po, ano kayang shape? Very good! Triangle. Ano po ang ikukulay natin? Tama! Color blue. Ang payong naman po, ano kayang shape? Very good! Triangle ulit. Ano naman po ang ikukulay natin? Very good! Color blue. Last, ang salamin o mirror. Ano po ang shape nito? Very good talaga! Square. Kaya po ang ikukulay natin ay color. Very good! Color yellow. Sino po ang gustong maglaro? Itaas nga ang kamay ng gustong maglaro. Hindi ko makita. Itaas nga po ulit. Ay, very good! Lahat po pala gusto maglaro. Ah, sige. Ang tawag po sa laro natin ay ilong-ilong. Ah, ganito po yan ha. Makikinig lang po at gagawin ninyo ang sasabihin ni teacher. Ready na po? Okay. Gayahin po si teacher. Ilong, 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 mata. Ilong, 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 tenga. Ilong, 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 bibig. Ilong, 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 pisngi. Ilong, 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 noo. Sige, gawin natin ng mas mabilis. Ready? Ilong, 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 mata. Ilong, 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 tenga. Ilong, 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 pisngi. Ilong, 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 bibig. Ilong, 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 tenga ulit. Ilong, 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 no! Okay, nag-enjoy po ba? Nakasunod po ba kay teacher? Very good! Nakasunod kayo kasi nakinig kayo ng mabuti kay teacher. Sa bahay po, dapat palagi din po kayong nagli-listen o nakikinig kina mami o kay daddy at sa mga mas nakakatanda sa atin. Para palagi kayong very good. Sa practice exercise po, kukulayan ang gawaing nagpapakita ng bata na sumusunod at nakikinig sa mga nakakatanda. Ang una po, babasahin ni teacher ang nakasulat. Gawin mo muna ang iyong takdang aralin bago ka makipaglaro. Opo, inay. Gagawin ko na po ang aking takdang aralin.
Sumunod po ba ang bata? Very good! Opo, kukulayan po ba natin o hindi? Tama, kukulayan. Sunod po, batang ayaw kumain ng gulay. Kukulayan po ba natin o hindi? Opo, hindi po kasi ayaw sumunod ng bata. Ito po, batang nag-aaral. Very good! Kukulayan. Ito naman po, babasahin ko po muna ha. Mabuti sa iyo ang gulay, magiging malusog kang bata. Kakain po ako ng gulay para ako ay lumakas. Ang galing ng bata sa larawan. Kukulayan po ba natin? Opo, kukulayan natin. Ito po na last picture. Kukulayan po o hindi? Very good. Opo, kukulayan. Sa evaluation naman po, magugupit po tayo ng mga larawan na nagpapakita ng pagmamahal sa kasapi ng pamilya. At ididikit po natin ito sa coupon band. Mga mami, pwede po tayong maghanap ng larawan sa mga lumang magazine. Pwede din pong magpa-photocopy ng picture sa libro. O di kaya, ay mag-print at ito po ay ipagupit sa mga bata. Magbilang nga po tayo ng 0 hanggang 3. Ready na po? Okay. 0 1 2 Ngayon po, tuturuan kayo ni teacher isulat ang mga numerong ito. Ang una, 0. Simula sa itaas, pakurba pababa, at pakurba pagtakas. Isulat po natin sa hangin. Simula sa itaas, pakurba pababa, pakurba paitaas. Ulitin nga po natin, taas, pakurba pababa, pakurba paitaas. Very good! Ang 1 naman, simula dito sa itaas, tapos pababa at pababa. Isulat po natin sa hangin. Ang number 2 po, simula sa itaas, pakurba, pahilis pababa, at pahiga. Isulat po natin sa hangin. Simula po sa itaas, pakurba, palihis pababa, at pahiga. Isa pa po, taas, kurba, palihis pababa, pahiga. Very good! Sunod naman po ang number 3. Simula po ito sa itaas, pakurba pababa, at pakurba ulit pababa. Isulat po natin sa hangin. Simula sa itaas, pakurba pababa, at pakurba pababa. Isa pa po, taas, pakurba pababa, pakurba pababa. Very good! Sa practice exercise naman po, ititrace po natin sa last ang 0, sunod po 1, next po ay ang number 2, at ang last po ay ang number 3. Very good! Ngayon po, bilangin natin ang nasa larawan at isulat sa katabing linya ang number ng tamang sagot. Una, lapis. Bilangin po natin. 1. Okay. Ilan po ang lapis? Opo, 1. Isa lang ang lapis. Ano po ang isusulat natin sa guhit? Very good! Number 1. Sunod po, gunting. Ilan po ang sagot? Sige, bilangin natin. 1, 2,
Ang sagot ay opo, two. Sige po, isulat na po ang tamang sagot. Next po, ang square. Bilangin po natin. 1, 2, 3. Ilan po ang square? Tama, 3. Ilan po ang isusulat natin? Tama ulit, 3. Very good talaga kayo. At sa evaluation po, gayahin po natin at isulat ang mga numero. Dito po, nagtatapos ang tutorial ni Teacher May ngayong week 2. Sana po may natutunan kayo at syempre, sana din po nag-enjoy kayo. Sige po, see you next week. Bye-bye, Kinder Babies! Love, love kayo ni Teacher May!